Good morning! Hello, hello, hello! Magandang umaga sa inyong lahat! Namiss niyo ba ako? Good morning, good afternoon, good evening. Sensya na hindi nakapag-upload ng 2 days. Dahil galing ako kay Madir sa sementeryo, sa Valenzuela, dumalaw. So ngayon, dito ulit ako sa bahay ng Junakis ko. Ngayon ang gagawin ko is kutsinta. Kakanin na pwedeng ihanda sa Pasko or pambenta, pangkabuhayan or any occasions pwede nyo itong gawin. Napakasimple lang itong kutsinta na to. Ang ating ingredients is ito yung flour 1 1/2 cup, tapos yung ating salamin ako kasi hindi ko makikita. 6 tablespoon yung cornstarch. Ayan siya. Tapos yung sugar is 1 1/2 cup. Ito siya. Tapos ang vanilla natin is 1 1/2 teaspoon. Ang salt natin is 1/4 teaspoon lang to. Konti lang siya. 1/4 to 1/8. Yan. Tapos meron akong water dito. Ang water ko is 2 3/4 cups. Pero ang ginawa ko, nagmix ako dito ng ube. Kasi ube ang gusto ko gawin. Hindi yung ordinary na ginagawa lagi na kulay yellow or black kutsinta. Ngayon gagawin ko is ube. 2 3/4 cups na water. Start na tayo. Ito, pagsamahin natin yung ito yung flour. Lagay natin yung cornstarch. Yan. Tapos, ilagay natin yung ating salt. Yan. Halo na rin natin yung ating sugar. Para sama-sama lahat ng dry ingredients. Yan. Mix muna natin siya bago natin siya lagyan ng water. Yan. Kapag na-mix na, pwede na natin ilagay yung ating water. Ito yung water natin. Unti-unti lang tayo maglalagay. Kalahati muna. Mix natin siya ng mixer para hindi mahirap. Slowly lang. Patayin muna natin. Para ka lang naghalo ng pagkain. Unang naghahalo ng pagmamahal. Pagmamahal sa anak. Pagmamahal sa magulang. Pagmamahal kung kani-kanino. Huwag lang yung bawal. Ilagay ulit natin yung natitira pa nating water. Yan. Saka i-mix ulit natin. Shout out nga pala sa aking mga masusugid na mga nagapanood habang hinahalo ko pa siya. Sila Jel Hirondo, yung aking masugid na panood ng aking mga videos. Si Babes Isa, si Sikia, si Mami Luisa, si Jackie Spet, si Lori May Bugna, ayan, si Evangeline Kachalian, si Mambulyag,
Saka natin ihalo yung nalubog na. Nalubog na. Saka natin ihalo yung ating ubi na nasa mix ko ng water. Wow, ang ganda ng kulay. Ayan. Ubi, ubi. Sila Evangeline Gachalian, sila Mary Ann, si Anabilia, si Mary Jane Makuha, si tawag dito, si Dina, si Mary Ann, si Mami Luisa, Luisa Francisco. Bit ulit natin para magsama-sama sa dalawa. Ayan, okay na siya. Ito nga pala guys, kapag ano, ginawa nyo, i-steam natin ito. I-steam natin ito ng 30 minutes. Tapos, 10 minutes cool down. Yung akin dito kanina, meron na akong water. Buksan ulit natin. Sabi aking. Ayan. Ito meron ako ditong nag-prepare na ako ng aking mga lagayan. Ayan, colorful. Makulay ang buhay sa kusina ni Gemma. Ang kukulay ng aking mga lagayan, di ba? Gaganda. Ayan. Naglagay ako ng star. Tapos ito meron ako dito, flower roots. Tapos ito may giring-giring siya. Ayan. Ito nga pala guys, meron ako sa aking parafol. Sa parafol ko, meron itong makukuha na ganito at saka ganito. Kaya abangan nyo yung aking parafol. Tapos, ito siya yung isa rin. Yung aking nilagay. Yan. Yan siya, yung aking nilagay. Meron pa siya ditong, ano ba to? Mickey Mouse. Yan. Natutuwa lang ako. Kaya nilagyan ko siya ng Mickey Mouse. Ayan, ulit yung ating makulay na nalagayan ng ating molder. May blue, may pink, may orange, tsaka brown. Yan. Saka natin siya ilalagay. Ito na, nalagyan na natin siya ng ube. Next natin yung ilalagay is vanilla. Yan. Lagyan lang natin siya ng kukunti lang. Pwede na yung 1/4 teaspoon. Ayan. Pampabango lang yan. Saka natin siya i-mix. Ayan. Parang naghalo ka lang ng halo-halo na maraming sahog. Pero masarap. Ayan. Ito nga pala, pagkatapos mong ma-mix na siya, i-strainer mo para wala siyang buo-buo. Ito kasi in-strainer ko na siya kanina. Pati yung ating ingredients, in-strainer ko na siya. Ngayon, ilalagay natin siya sa mga lagayan. Saka natin siya i-steam. Ngayon muna natin sa malaki. Sa paglalagay nga pala, mga kababayan ko, hindi nyo kailangan maglagay ng puno. Punong-puno sa lagayan. Bakit kamo? Kasi aalsa siya. Umaalsa yan eh. Yan. Habang naglalagay tayo, ayan na yung mainit nating tubig. Balikan na lang natin. Ito na mga kababayan ko. Ayan na siya, nalagay ko siya. Ngayon ilalagay natin sa steamer. Yan. Lagay natin sa steamer. Wait lang, mainit.
Unahin muna natin ta. Yung isa. Dalawang patong lang siya ginawa ko. So, sa pag-i-steam, kailangan natin, yung takip, lagyan natin siya ng cover. Yan. Yung malinis na cloth. Kahit anong cloth, basta malinis. Ayan na siya. Balikan na lang natin, mga kaibigan, ang aking kutsinta. 30 minutes, nating babalikan after 30 minutes. Ito na ang ating kutsinta after 30 minutes. Ayan, buksan na natin. Pinatay ko na siya. Ito na ang ating kutsinta. Wait lang, mainit. Ayan. Ayan ang ating kutsinta. Ngayon, i-cool down natin siya ng 10 minutes. Saka natin siya balikan ulit. Ayan. Ganda ng kulay, di ba? Ito na yung after natin na cool down. Ito na yung star. Ayan. Oh. Ito yung flowerets. Ito yung Mickey Mouse. Ayan. Ngayon sa pagtatanggal nga pala, ang ginagawa ko is ito may toothpick akong hawak. Igaganyan mo lang siya. Ayan. Ayan. Saka natin i- ano dyan. Madali siyang matanggal. Ayan o. Ang ganda pala nito. Ganda pala nitong ano na to. Akala ko siya, hindi siya maganda. Ngayon ko lang kasi ginawa to. Ayan. Tapusin muna natin guys, paglalagay ko. Matagal pa ito. Pabalikan ko na lang kayo. Ito na, naano na natin siya. Naalis na natin siya lahat sa molder. Ang aking kutsinta. This is my Ube Kutchinta. Ayan o. Ganda niya. Diba? Ito yung isang Mickey Mouse. Ube Kutchinta. Ngayon, sa aking Ube Kutchinta, pwede kang maglagay ng chocolate spread. Yan. Pwede ka rin maglagay ng cheese na grated. Ngayon, titesting tayo dito sa star. Ayan. Testing natin siya. Saka lagyan natin siya ng cheese. Ayan. Sa kutsinta, mga kababayan ko, pwede kayong maglagay ng kinayod na nyog. Huwag naman yung matandang-matandang nyog, hindi masarap yun. Kailangan yung pang buko salad. Yun, pwede nyong ilagay. Pakayod nyo. Pwede rin naman yema spread. Pwede rin chocolate. Depende kasi kung ano ang bet ninyong ilalagay, kung anong gusto ninyong ilalagay.
So, ito na yung ating isa. Tinisting lang natin. Ayan na siya. Ang ating star. Dito sa isa, lagyan din natin ng tawag dito. Ng chocolate spread. Pero hindi ko nilalagyan lahat. Kasi ako gusto ko, ayaw ko yung ano, may chocolate. Ito mga kaibigan ko, mga kakusina ko, pwede nyo siyang gawin sa Pasko or any occasions. Napakamura lang nito. Ito may costing ako dito. Sa costing ko is nasaan ba yung salamin ko? Ang hirap kasi hindi ako makakita kapag walang salamin, hindi ko mabasa. Nagkakahaga lang ito ng 100 pesos. Itong aking tawag dito, kutsinta. Pwede nyo itong pangregalo, pwedeng pangbenta, pangkabuhayan. Sa aking flour, kinuwenta ko lang siya ng 20 pesos. Kasi yung flour na binibili ko is 2 kilos. Meron yung sa palengke ng flour, merong mumurahin dyan yung 35 or 40 pesos, pwede rin yun. Kahit anong flour, basta flour. Hindi naman kikibo yan. Always remember, hindi kikibo yan. Yan ang importante. Teka, lisan natin ang ano. Yung flour is 20 pesos. Yung cornstarch is 10 pesos. Tapos, yung ating sugar, kinuwenta ko lang siya ng 20 pesos. Ayan. Napunta na doon sa bilog yung cheese. Ayan. Yung ating flour, 20 pesos. Yung cornstarch, 10 pesos. Yung sugar, 25. Yung Ube food color, 2 pesos. Yung nabibili lang yan, yung plastic-plastic sa palengke. Yung vanilla, 2 pesos. Yung salt, hindi ka gagastos ng piso. So, nilagay ko lang siyang piso. Yung cheese, hindi ka naman gagastos ng 20 pesos dito, pero nilagay ko siya 20 pesos. Yung chocolate spread, dahil konti lang naman nilagay ko, naglagay lang ako ng 20 pesos. So, equivalent to 100 pesos. Ngayon, kung gusto nyo pangkabuhayan ito, pwede nyo siyang ibenta. Ilagay nyo lang siya sa styrofoam para maganda siyang tingnan. Benta nyo siya, 25 pesos, 50 pesos, depende. Ngayon, kung lagay nyo naman siya sa box, ganun din, benta nyo siya ng medyo mahal ng konti. Pwede nyo siyang, kaya lang ang mahal kasi ng box eh. Styro nyo na lang kung gusto nyo ibenta ito. Pero sa amin kasi, dahil ito is, ano lang namin to, pangkain, so, hindi ko ibibenta, ganyan na lang siya. Hindi ko siya nilalagay sa styro. So, hanggang dito na lang, mga kaibigan ko sa kusina, mga kababayan ko sa kusina. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo para kayo'y updated sa aking mga ginagawa lagi. Mag-like, share, subscribe, at pindutin yung all button para kayo'y lahat updated sa aking mga ginagawa. Hanggang dito na lang, magpapasalamat tayo dahil meron tayong pagkain, nakakain sa araw-araw. Pasalamat tayo sa Panginoon. God bless and thank you. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat.